investors ng Flex Fuel na areglo na. Aktor na si Luis Manzano absuelto na sa kaso. Viral ngayon sa social media ang balitang naareglo na nga ang mga investors ng Flex Fuel. Na pinaniniwala ang na-scam ng nasabing kumpanya. Ayon sa mga netizens na naareglo na pala talaga ang nasabing isyo. Kinonsidera nga ng mga investors na maibalik ang kanilang mga pinaghirapang pera kaya humantong sa areglohan ang nasabing kaso. Dagdag pa sa balita na gumastos ng sariling pera ang aktor na si Luis Manzano para maareglo di umano ang mga investors. Dahil malaki umanong kasiraan sa karyer ng nasabing aktor ang isyo ng Flex Fuel at ayaw di umano nito makulong at makasuhan dahil sa kanyang anak na mangungulila di umano sa kanya at siya na ang gumawa ng paraan para matapos na ang nasabing isyo. Isang source na pamilyar sa kaso ang nagsabi na ang mga abogado ni Manzano sa halip ay nagtanong para sa konsolidasyon ng kaso na dati niyang isinampa sa NBI laban sa iba pang matataas na opisyal ng Flex Fuel sa pangunguna ng kanyang matalik na kaibigan na si Ildefonso Medel Jr. Matatanda ang si Manzano noong Nobyembre ng nakaraang taon ay humingi ng tulong sa NBI para imbestigahan ang pagbagsak ng Flex Fuel Corporation kung saan ang aktor ang itinalagang chairman of the board. Sa isang liham na ipinadala kay NBI Director Medardo De Lemos, sinabi rin ng kanyang mga abogado na hihintayin nila ang desisyon ng koanihan sa kanilang kahilingan na pagsamahin ang mga kaso bago aksyonan ang umano'y mga reklamo sa investment scam. Kiit naman ng source, ang kahilingan ng kampo ni Manzano ay nakalilito at malamang na hindi pagbigyan. These are two different cases. In the investment scam, he is one of the respondents as head of the questioned company. The other case, he is the complainant against his own people, paliwanag niya. Dagdag pa niya, upang iabsuelto ang sarili, inilaglag ni Manzano ang kanyang mga kasamang opisyal sa Flex Fuel matapos niyang kasuhan ang mga ito sa NBI. Mainit ang naging usap-usapan ngayon sa social media dahil sa pagkakasangkot di umano nito sa isang investment scam. Matatanda ang umabot sa 100 katao ang nag-invest umano ng halos 1,000,000 pesos kada isa. Kaya hindi nakapagtimpi ang hari ng masa na si Senator Raffy Tulfo at nanggagalaiti ito sa galit na ipapakulong ang lahat ng mga sangkot. At kabilang na nga rito ang sikat na aktor na si Luis Manzano. Ayon nga sa balita ay hindi umano naniniwala si Raffy Tulfo na hindi alam ni Luis Manzano ang kalakaran sa loob ng kumpanya gayong may mataas itong katungkulan at lahat ng mga galaw sa kumpanya ay dadaan umano sa nasabing aktor. Dagdag pa ay matalik na kaibigan ni Luis Manzano ang may-ari nito kaya nahihiwagaan di umano ang mga netizens na parang wala itong kamalay-malay sa mga pangyayari sa naturang kumpanya kaya naman ay sinisiguro ni Idol Raffy Tulfo na makukulong ang lahat ng involved sa nasabing kumpanya. Lalo pa at ang pera na pinag-invest ay pinagpagora ng mga tao. Nadadawat si Luis Manzano sa masalimuot na money issue sangkot ang nagpakilalang investors na inirereklamo ang Flex Fuel Petroleum Corporation. Taong 2020 nang umupo si Luis bilang chairman of the board sa Flex Fuel habang ang business partner niyang si Ildefonso Bong Medel ang chief executive officer. Kasosyo rin ni Luis si Medel sa isang taxi line at convenience stores. Sa kaso ng Flex Fuel, umpisa pa lang ay napansin na umano ni Luis ang mga problema sa kumpanya. Lagi raw pinapaalala ni Luis ang necessary legal documents para sa pagpapatakbo ng negosyo. Sinasabi raw ito ni Luis sa mga ehekutibo ng kumpanya, partikular na sa business partner na si Medel. Ang sagot lang umano ni Medel ay aayusin ito ang mga papeles na kailangan sa negosyo. Hanggang sa noong February 2022 ay nagbitiw si Luis bilang chairman ng Flex Fuel. Tumating sa puntong may mga lumalapit kay Luis na investors at humihingi ng tulong para mabawi ang kanilang investment sa Flex Fuel. Doon lang uma.